So mula ulit, no, sa bagong gawi PH, a platform of medical students in sharing or information dissemination for the general public. So they've created this mga uri ng bakuna. They come in different languages. So very accessible and friendly sila sa lahat ng mga individuals kasi meron English, merong Tagalog, Ligaynon, Ilocano, iba-ibang mga lingwahe na maaaring makakuha ng information nito. So sa napag-usapan natin kanina, ang COVID-19 virus ay nakapaloob sa genetic approach na uri ng bakuna. So kagaya na nasabi kanina, from DNA or RNA na naghahatid ng genetic material sa ating cell para bigyan ng instruction ng ating immune system na magbuo ng spesipikong protina kagaya nito, no? So dahil sa pandemyang ating kinakaharap, di ba may mga clinical trials tayo na nasabi kanina, gumagamit ng matagal na panahon, months, years, para magawa ang isang bakuna. Pero with the help of the emergency use approval, nagamit natin ang mga bakuna na ito para sa pangmalawakang gamitan. So, ang mga sumusunod ay bakuna na umabot na sa phase 3 clinical trials na ginagamit ng iba't ibang bansa para sa emergency approval use. So kasama dito sa ginagamit ng Pilipinas ay ang AstraZeneca, kagaya ng nakita natin dun sa diagram kanina, Sinovac, and Pfizer. Ang mga ito ay mga bakunang kasalukuyang mayroon sa Pilipinas. Ang una ay ang AstraZeneca na isang non-replicating viral vector na may dalawang doses. So, yung pagitan from the first dose and the second dose is 4 to 12 weeks with efficacy of 66.7% para sa edad na 18 years old and above. Ang ikalawa naman ay ang Sinovac or inactivated virus siya. Pinatay na bakuna na may dalawang doses, 28 araw na pagitan. So, importante ang interval na ito at ang edad na maaaring tumanggap sa mga bakuna na ito. For Sinovac, 18 to 59 taong gulang lamang pataas yung pwedeng makareceive ng bakuna. Pfizer naman ay genetic approach na nakabatay sa RNA. So, 2 doses as well, 21 araw na pagitan for 16 years old and above. And the last is the Sputnik V na viral non-replicating vaccine with 2 doses for 18 years old and above, 21 araw na pagitan. So ito ay isa na namang infographic mula sa DOH patungkol sa mga COVID-19 vaccines natin, no? Na mas pag-uusapan pa sa ibang parte ng webinar ngayong hapon. So these infographics are very convenient to use and very informational. So if you have a Facebook, Viber group, or Instagram, i-follow nyo yung mga websites ng Department of Health, ng CDC, so that you'll be updated kung ano yung mga recent guidelines o kaya yung mga recent updates regarding the pandemic that we are having at the moment. So, can I get vaccinated? Ito yung tanong ng lahat. Ang gobyerno ay kasalukuyan na sa initial phase ng rollout sa mga available na Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, and Sputnik V vaccines. So, gumagamit tayo ng eligible prioritization, no, yung Department of Health. Eligible prioritization ay para unahin ang mga vulnerable population, kagaya ng mga matatanda, mga may comorbidities, mga senior citizens, at protektahan ng mga pangunahing tauhan para sa healthcare system natin at workforce ng bansa. So, the priority is to reduce the mortality and to preserve the health system capacity of our country. So, para sa eligible A, ito yung mga kasama, workers in the frontline health, all senior citizens, persons with comorbids, frontline personnel, indigent population. For the eligible B naman, we have the teachers, social workers, other essential workers, government workers, mga OFW, remaining workforce, and those social demographic groups at significantly higher risk. So, yung priority si naman natin, we're still eligible naman the rest of the Filipino population not otherwise included in the above groups, no? So, may priority ang vaccine natin na mailalaan para sa iyo. Kaya naman kung nabigyan ka na ng slot na makakuha nito,
mag-yes ka na to vaccine and accept it already for the protection of protection from the virus. So this is another frequently asked question from the Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Can I get vaccinated after having COVID-19? No? So as amended, all vaccine recipients contracted COVID-19 after the first dose may be given. Pwede sila mabigyan ng second dose provided meron ka ng 14 days interval from recovery or completion ng treatment mo. So you don't have to restart the vaccine. You don't have to change the brand of the vaccine. You just have to complete the dose. Mag-second dose ka na kung ano yung una mo nakakuha na vaccine. So also an infographic from the Department of Health. Can I get vaccinated? So makikita natin dito ko sa lukuyang pag-aaral sa clinical trials, hindi mo na pwede mabigyan ng mga bakuna ang 18 years old and below. Yung mga nagkaroon ng severe allergy mula sa unang dose at ang mga may allergy sa polysorbate, polyethylene glycol, or PEG. So ipagpapaliban muna natin yung mga naka-orange ang pagbabakuna para sa mga may exposure or nagkaroon na ng COVID-19 sa nakaraang 40 na araw, sa mga buntis na nasa first trimester, naka-receive na ng plasma or monoclonal antibodies mula sa COVID-19 kung nagkaroon ka ng admission na severe o kaya critical case of COVID-19 tapos nabigyan ka o nasalinan ka ng convalescent plasma, hindi ka pwede muna mabakunahan. So, if nabakunahan ka ng ibang klase ng vaccine, for example, flu or pneumococcal vaccine, sa nakaraang 14 na araw, hindi mo na din pwedeng mabakunahan. At kung may mga simptomas kagaya ng lagnat, ubo sipon, pananakit ng lalamunan, pagkawala ng pang-amoy at hirap sa paghinga. Ang mga sumusunod naman na pasyente na may autoimmune disease, HIV, cancer, o kaya organ transplant at bedridden, nangangailangan muna sila ng medical clearance bago makareceive ng vaccine. Pwedeng mabakunahan na may pag-iingat pa din ng mga taong may problema sa pagdudugo, yung mga nagkitig ng anticoagulants, yung may malubhang allergy, o kaya naman may hika. Kailangan with precaution lamang. So mula sa Philippine Heart Association, maaaring mabakunahan ang mga taong may hypertension. Ito ay ligtas at epektibo. So mas matimbang ang dulot na protection at benepisyo kumpara sa mga side effects na pwedeng mangyari. So sa araw ng bakuna, inumin pa rin yung maintenance na gamot. Magbaon ng ekstrang gamot if ever man na magkaroon ng hypertension o tumaas ang presyon habang nasa vaccination site. Mag-relax habang nasa pila. Suot ang face mask, face shield, at proper social distancing. So mula naman sa Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, pwede rin makatanggap ng COVID-19 vaccine ang mga taong may diabetes. Protection mo, protection natin lahat. Mula sa Philippine Society of Endocrinology of Diabetes and Metabolism, pwedeng magpabukuna ang mga taong may sakit sa thyroid, kagaya ng goiter, kung may bukol sa thyroid, hypothyroidism, thyroid cancer, or hyperthyroidism. Ngunit, kailangan nating matandaan na kailangan mo muna ng medical clearance or sumangguni sa iyong endocrinologist kung hindi kontrolado yung hyperthyroid mo, kung umiinom ka ng steroids. May mga gamot na iniinom kagaya ng sorafenib at levothyroxine. So, kailangan muna ng medical clearance for that. From the Hepatology Society of the Philippines, maaari din mabakunahan ng mga may sakit sa atay or chronic liver disease kagaya ng hepatitis B, chronic hepatitis C, fatty liver, alcoholic liver disease, and cirrhosis. No? So, for example, ang pasyente umiinom siya ng antiviral therapy. Kailangan ba niyang itigil ito? Hindi na. Hindi na dapat itigil ang pag-inom ng antiviral. So, kailangan mo pa ding inumin yung mga antiviral therapy kahit na magpapabakuna ka for COVID-19 vaccine. Para naman sa mga buntis, pwede daw po bang magpabakuna ang mga buntis o kaya nagpapasuso? Mula sa DOH, maaaring magpabakuna ang mga babae nagpapasuso at mga buntis na may pag-iingat bilang limitado pa lang ang datos sa mga buntis mula sa mga studies at sa World Health Organization. So,
who should not then be vaccinated? Ang sabi sa mga pag-aaral, the only absolute contraindication is allergy to the vaccine itself. So kung sa first dose nagkaroon ka na ng allergy sa bakunang ito, mariin lamang na wag nang tanggapin muna yung second dose, lalo na kung ito ay directly related dun sa vaccine na naibigay sa'yo.